Samantala, binuuna ng NCRP on Task Force Sagip Anghel. Tama na yung tututukan ng Task Force ang kaso ng mga batang nawawala. Darito ang report ni Maki Pulido. Kasama ng Manila Social Welfare Division, hindi ininda ni Aling Hermelinda ang matinding sikat ng araw habang hinahanap ang 9 na taong gulang na anak na si Kevin. Hindi na raw nagbalik sa kanilang bahay ang bata nang pabilhin niya ng pandesal nitong Biyernes. Kawawa na yung bata, may sakit po. Kailangan mapainom ng gamot, sir, kasi nangangayayat na rin po siya. Kailangan may balik po siya sa health center. Nakita pa raw siyang may kasama sa pangangalakal ng basura at dumaan pa umano sa isang junk shop. Oh, nakita ko yun. Magbintal-bintal ito. Mga isang araw. Isang araw? Oo. Ano bang binibenta? May kwan, may dalang ano, sako. Binta ng ano, mga kalakal. Isa lang si Kevin sa tila dumaraming mga batang nawawala. Tulad ni Kevin, hindi pa rin natatagpuan si Rafael Trino na dinukot malapit sa kanilang bahay sa Santa Cruz, Maynila noong Nobyembre. Si Junjun may sika na nawala sa isang mall sa Parañaque nitong Pasko. At ang special child na si Dada Mateo na ilang buwan na rin nawawala. Hinala ng Movement for Restoration of Peace and Order sa mga kaso ng pagkawala. Banlim mo sa kapag nanakaw, yung pag ano, yung tawag mo kung pickpocket. Hindi natin pwedeng sabihin na lahat ng mga batang nawawala ngayon, maybe possibly, ay gawa ng isang grupo purposely para gamitin sa illegal na gawain. Kaya naman ang National Capital Region Police binuuna ang Task Force Sagip Anghel na naatasang makipag-ugnayan sa mga magulang ng mga biktima at magpaskil ng litrato ng lahat ng mga nawawalang bata sa mga mobile car ng PNP at mga barangay hall. Mahigpit ding ibinibilin sa lahat ng mga pulis sa buong bansa na dapat aksyonan agad at di dapat iwan lang sa blotter ang mga ganitong reklamo. Sa pagkukulang, alam niyo po, ito po yung ginagawa natin transformation sa ngayon. Mangayanga meron po tayong tinatawag na code P. Yung competence. So yung process natin, yun ang tinututukan natin sa ngayon sa pag-handle ng mga kaso na ganito. Para sa unang balita, Maki Pulido reporting.